mga pinakamamahal, nakita natin sa mabuting balita ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos na walang bunga. Jesus condemned the fig tree without fruit. Ang sabi ng mabuting balita ngayon, si Jesus ay gutom na gutom. Siya'y naghahanap ng makakain. Kaya siya'y lumapit ng puno ng igos, naghahanap ng bunga. Nang walang makitang bunga, isinumpa niya ang puno ng igos. At sa katapusan ng mabuting balita natin ngayon, nakita natin na ang puno ng igos ay namatay pagkatapos isumpa ni Jesus. Alam po ninyo mga pinakamamahal, kung inyong susuriin ang bahaging ito ng mabuting balita ayon kay San Marcos, para hong mararamdaman natin na Jesus acted irrationally. Bakit po irrationally? Alam po ninyo, ang puno ng igos ay madahon sa buwan ng Abril. Kapag kayo po ay lumapit sa puno ng igos sa buwan ng Abril, ito po ay madahong madahon, pero walang bunga. Ito po yung panahon na lumapit si Jesus sa puno ng igos, sapagkat ang buwan na ito ay itinuturing na buwan ng Paskwa, the Paschal Feast, April. Kaya ang puno ng igos ay madahong madahon. Pero ang bunga ng puno ng igos ay sa buwan ng Hunyo, June. Kaya ang sabi ko sa inyo, Jesus acted irrationally. Para ho kayong lumapit ng puno ng rambutan sa buwan ng Enero, no? Gayong alam natin na ang rambutan ay bubunga ng around September, October, no? At pagkatapos mong lumapit ng puno ng rambutan sa buwan ng Enero at nakita mong walang bunga, ikaw pa yung magagalit. Para hong ganoon ang nangyari sa mabuting balita. Lumapit si Jesus sa puno ng igos sa panahong ito'y madahong madahon at walang bunga. At nang makita ni Jesus na walang bunga, isinumpa niya ang punong ito. At pagkatapos, ang punong ito ay namatay. Mga pinakamamahal, kinakailangan nating makita ang mas malalim na kahulugan ng tagpong ito upang makita natin ang dahilan ni Jesus sa pagsumpa niya sa puno ng igos. Ang puno ng igos, mga pinakamamahal, ay sumisimbolo sa mga taong hindi kumikilala kay Jesus, hindi tumatanggap kay Jesus bilang Mesiyas at tagapagligtas ng sanlibutan. The fig tree symbolizes people who do not accept Jesus as their Savior and their Messiah. Kaya ang malalim na pakahulugan ng pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos at kapag dakay ito'y namatay, ang malalim na pakahulugan nito, hindi tayo mamumunga kung hindi natin tinatanggap si Jesus sa buhay natin. We cannot bear fruit if we will not accept Jesus into our lives. We will not bear fruit if we will close our lives to Jesus. Ito naman po yung paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, lalo't higit sa kanyang paglalarawan, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Hindi kayo makapamumunga kung kayo'y hiwalay sa akin. You cannot bear fruit if you are apart from me.
Alam po ninyo kung may isang magandang karanasan po ako bilang pari dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio na napakarami pong pumupunta kahit sa panahon ng pandemya at kahit po sa panahon na naka-lockdown ang National Shrine. Kung may isa po akong magandang karanasan, ito po'y damang-dama ko na napakaraming tao na sa mahabang panahon nakasara ang buhay nila sa Diyos. There are many people who for a long time have closed their lives from God. Nabuhay sa kasalanan, nabuhay sa bisyo, nabuhay ng pariwara, nabuhay na parang walang Diyos, na saradong-sarado ang buhay sa Diyos. Pero ano po yung damang-dama ko dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio? Maraming pumupunta dito, sarado ang buhay sa Diyos sa mahabang panahon. Pero sa tulong ng panalangin ni Santo Padre Pio, muli nilang binubuksan ang puso at ang buhay nila sa Diyos. Their hearts were away from God. Kay layo-layo ng puso nila sa Diyos. Kung saan-saan pumupunta ang puso nila, sa pag-aakalang doon nila matatagpuan ang kapupunan ng kanilang kagalakan. Subalit sa huli, nakita nilang mas lalo silang uhaw na uhaw at gutom na gutom. Sukdulang sila rin ay mamatay sa kanilang sarili. That is the trap of the devil, my dear brothers and sisters. The devil will attract you as if what the devil offers will bring fulfillment to your life, will bring joy to your life, only to discover in the end you are even much hungrier and even more thirsty to the point of death. Dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, inyo pong madadama ang muling pagbubukas ng puso sa Diyos. Mga pusong dati nakasara sa Diyos, pero nagbubukas sa Diyos. Ito po ay ramdam na ramdam ko, lalo higit sa mga lumalapit sa kumpisal. Kayo po ay makakarinig ng napakaraming kasalanan. Umiiyak habang nagkukumpisal sapagkat nadadama yung bigat ng kasalanan, pero damang-dama rin ang kaluwagan na ibinibigay ng Diyos sa kanila sa kanilang muling pagbubukas ng puso sa Diyos. Mga pinakamamahal, matuto tayo sa puno ng igos. Wala tayong magagawa kapag tayo'y hiwalay sa Diyos. We cannot do anything if we are apart from God. Kahit po yung pagmamahal, hindi tayo makapagmamahal ng tunay at ganap kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kung inyong mapapansin, the closer we are to God, the purer and the stronger our love is. Ito po ay karanasan natin. Kapag tayo'y malapit sa Diyos, mas matatag, mas malakas ang pag-ibig natin. Pero oras na tayo ay mapalayo sa Diyos, yung mismong pag-ibig natin nang hihina, kinukulang, nawawala. Bakit? Sapagkat kahit ang pag-ibig, ang bukal ay ang Diyos. Kaya para po sa mag-asawahan na naririto, gusto nyong maging matatag ang inyong pagmamahalan bilang mag-asawa, huwag kayong lalayo sa Diyos.
Huwag kayong lalayo sa Diyos. Kayo na bumubuo ng inyong mga pamilya, gusto ninyong maging buong-buo ang inyong pamilya, isangkot nyo ang Diyos sa pagbuo ng inyong pamilya. Sapagkat tanging sa Diyos, tayo makapamumunga. Kaya kung inyong mapapansin, para pong sandwich yung mabuting balita natin. Isinumpa ni Jesus, yun yung unang tinapay sa ibabaw, yung ikalawang tinapay sa ilalim, sinabing namatay yung puno ng igos na isinumpa ni Jesus. Anong nasa gitna? Napansin ba ninyo sa mabuting balita? Anong nasa gitna? Yung paglilinis ni Jesus ng templo, sapagkat ginawa nilang lugar ng mga magnanakaw ang templo. Anong gustong sabihin ni Jesus? Gustong sabihin ni Jesus, ang templo, ang simbahan, ay lugar ng pananampalataya at panalangin. That is why there is a discourse on prayer and on faith within the context of the cleansing of the temple. Ito po yung dalawang bagay na hihilingin natin sa Diyos upang tayo manatili kay Jesus, upang tayo makapamunga kay Jesus. Maging matatag tayo sa pananampalataya. Ikalawa, turuan tayo ng Diyos na tayo ay makapagdasal. Alam po ninyo, ako po'y naniniwala lahat kayo, at isasama ko na po ang sarili ko, ibig sabihin, lahat tayo ay sumisimba, namimintuho kay Santo Padre Pio, sapagkat tayo po ay may kailangan sa Kanya. May problema tayo. Gaano man kalaki o kaliit yung problema natin, lahat tayo'y lumalapit sapagkat tayo'y may karamdaman at may kahilingan. Kaya tayo naririto ngayon. Kapatid, tama ang lugar mo ngayon. You are in a perfect time and in the perfect moment today. Kung ano mang dala mo ngayon, you are in a perfect time today. You are renewing your faith in God, and because of that faith, you are offering and surrendering everything in prayer to God. At yung ginagawa mo ngayon, unang hakbang at malaking hakbang sa iyong kagalingan.